Nakakashock po ang inyong introduction. Magandang umaga po sa ating lahat at ako po ay labis na nagpapasalamat sa pagkakataon na maibahagi po yung salita ng Diyos sa inyo. Alam niyo po, ang SGBC ay bahagi na ng aking puso, bahagi na ng aking pangarap at pagsisikap para sa ikaunlad ng ating ekonomiya. So, punta po tayo sa ating lesson for this morning entitled God-Centered Worship. God-Centered Worship or yung pagsamba na nakasentro sa Diyos. At ako po ay namamanga sapagkat ang ating verse na gagamitin ay binasa kanina sa sabayang pagbasa. Ito po ay matatagpuan sa 1 Chronicles chapter 16, verse 29. 1 Chronicles 16, verse 29. Ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, "Give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness." Tayo'y manalangin. Aming Diyos, bigyan niyo po kami ng pagpapakumbaba sa pag-intindi po sa inyong mga salita. Samahan niyo po kami. Encourage us, O Lord, with your word. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Sa corporate worship po, bahagi na ng buhay ng isang iglesia ang pagsamba, of course, ang pagtitipon na kung saan sinasamba ang Panginoon ng sama-sama. Halimbawa niyan ay sa early church. Sila ay sumasamba sa Panginoon according to the Bible. Ang nakakalungkot lamang po ngayon, maraming mga local churches ang lumayo na sa idea ng God-centered worship. Para po sa ilan, ang tunay na pagsamba ay kapag ang music during service ay parang concert o parang party na halos yung manig ang building. Parang sumasayaw din ang building. Diba? Meron pang mga lights, iba't ibang lights. Kulang na lang tugtugin yung 8-8 o kaya yung kanta ng Blackpink. Papara-papa. And ang iba naman po ay kayang kumanta ng 10 awitin sunod-sunod. For lahat masigla nang hindi napapagod. Bombo ang enerhiya. Pero pagdating sa salita ng Diyos, wala na. Wala nang marinig. Yung problem po dito ay yung music naging center ng worship. Of course, music is a part of worship. Ito po ay regalo ng Panginoon sa atin. Pero alam niyo po ba, pwede pa rin po tayong sumamba kahit walang music. I love music in the church. Huwag niyo po sana ako ma-misinterpret. Sarap kumanta. Kahit na wala sa tono ang katabi mo, basta umaawit ka sa Panginoon. Parang choir, may iba't ibang parts. So, ang problem po dito, yung focus mo nandun na sa mismong music, wala na sa Diyos. Ang iba naman, sinasalarawan ang makapangyarihang pagsamba kapag habang umaawit, ang nagpapaawit ay may kasamang dance steps. Ang danger po dito, sa halip na samba, ito'y nagiging zumba. Tung kayo sa Gateway to Heaven, may zumba kapag Sabado ng umaga. Another problem sa mga worship sa churches ngayon ay yung worship nakadepende sa feelings. Kung ano ang aking mararamdaman. Maaring merong isang tao after ng pagsamba, sasabihin niya, "Hindi ako nakasamba sa Panginoon kasi hindi ko feel yung music." Pero magsasabi, "Hindi ako nakasamba sa Panginoon kasi hindi ko type yung passage na ginamit. Hindi ko type yung verse na ginamit sa Bible." Pero magsasabi, hindi ako naka-worship kasi hindi ko type yung building. Hindi ko type yung color ng pader. Worship is not based on our feelings. Although ang emotion natin kasama sa pagsamba, in-express natin yung ating nadarama para sa Panginoon, but worship is all about God. That's why ang focus ng pag-aaral natin ngayon, what is God-centered worship? Paano natin masasabi kapag ang church ay sumasamba na ang puso ay nakasentro sa Diyos? Bago po natin isa-isahin ang ating mga points, magkaroon muna po tayo ng counting background sa Book of Chronicles, 1 Chronicles and 2 Chronicles. Ang 1 and 2 Chronicles ay sinulat during the Persian Empire. Nang makabalik na yung mga Hudyo sa Israel dahil sila ay na-exile sa Babylon sa katigasan ng kanilang ulo.
At ang purpose ng First Chronicles at Second Chronicles ay para i-encourage yung mga nakabalik sa Israel na buhay pa rin ang pangako ng Diyos sa kanila. Tapos, tignan natin yung context ng verse na binasa natin kanina kasi importante malaman natin kung saan, ano yung background ng verse na yun o kung saan siya nakapaloob. Ang First Chronicles 16:29 ay bahagi ng Thanksgiving song ni David. Bakit nagpasalamat si David? Dahil nakabalik na yung Ark of the Covenant or yung kaban ng tipan, kung hindi nyo ma-picture out kung ano yung itsura nito, search nyo lang kay Google, makikita nyo kung ano yung itsura nito. Yung kaban ng tipan ay ang pinaka-importanting object o bagay sa pagsamba ng mga Israelites. Sapagkat ito ay sumisimbolo ng presensya ng Diyos. So dahil nakabalik na yung kaban ng tipan, yung Ark of the Covenant, nag-sacrifice si David ng mga offerings, tapos inanyayahan niya yung mga Israelites to celebrate. And this song of thanksgiving, tamang-tama ay binasa kanina, na matatagpo natin sa verses 8 to 36, ang pangyayan ni David sa mga tao ay patuloy na lumapit sa Diyos, patuloy na alalahanin ang mabubuti o kamanghamanghang mga gawa ng Panginoon, ang kanyang judgments, ang kanyang pangako, at sila'y mag-look forward sa pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Pero yung focus po natin ngayong umaga ay 1 Chronicles 16:29 lamang. At ang source ng 1 Chronicles 16:29 ay matatagpuan natin sa Psalm 96 verses 8 to 9. Doon hinugot po yung ating verse na gagamitin ngayon. Titignan po natin yung apat na bagay na magsasabi na God-centered worship. Pag sinabi pong God-centered worship, ang ibig sabihin, ang heart of worship o ang sentro ng pagsamba, walang iba kundi ang Diyos. At ang apat na points na ating pag-aaralan ay makikita mismo natin sa verse na ito. Para po magkaroon tayo ng God-centered worship, una, give unto the Lord the glory due unto His name. Pangalawa, bring an offering to the Lord. Pangatlo, come before the Lord. And pang-apat, worship the Lord in the beauty of holiness. Unang bagay po, para tayo magkaroon ng God-centered worship, give unto the Lord the glory due unto His name. Ang glory of God ay tumutukoy sa kagandahan ng Diyos bilang refleksyon ng kanyang nature. At inaayahan ni David yung congregation to give God the glory. Ang comment ng ilan, bakit tayo magbibigay ng glory kay God? Kulang ba yung glory niya? Hindi po kulang ang glory ng Panginoon. God is perfectly glorious. When we say give God the glory, it means it's our humble response to acknowledge who God is and what He has done. Kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang mga gawa. Para bang binibigyan natin credit ang Panginoon sa ating buhay. Tapos sinabi pa po doon, give unto the Lord the glory due unto His name. Or God's name. Pag sinabi pong God's name, tumutukoy ito sa character ng Diyos, sa nature, at saka sa kanyang mga ginawa. Sa madaling salita, God deserves glory and honor and praise because He is the Creator. Because He is the Sustainer. God deserves glory and honor because He is all-knowing. He is all-powerful. All-present. God deserves glory and honor because He is gracious, merciful, just, faithful, holy, righteous, at marami pang iba. To give God the glory is to recognize who He is and what He has done. At tandaan po natin, walang ibang paraan para makita natin kung sino ang Diyos, ang tunay na Diyos, maliban na lamang sa Scripture. Tamang interpretation ng Scripture. Marami pong mga religious people ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at dahil hindi nila alam ang tunay na Diyos na naaayon sa salita ng Panginoon. Sumasamba sila sa Diyos na Diyos-Diyosan na gawa sa bato, gawa sa kahoy, gawa sa plastic. Ang iba ay sumasamba sa bato, sumasamba sa araw, sumasamba sa baka, sumasamba sa lamok, sumasamba sa mga namatay na tao, at ang iba naman ay sumasamba sa mga politicians. Alam niyo paano sumamba sa politicians? Pag mali na yung sinasabi, mali na yung ginagawa, dinedepensahan mo pa. Kaya po yung tama. Wala po ako tinutukoy na particular politicians. Pero hahabol po ako sa susunod na eleksyon. Hindi po, joke lang po. So,
These people worship idols dahil ignorant sila, ignorante kung sino ang Diyos, at pwedeng gumagamit sila ng scripture pero mali ang kanilang interpretation ng scripture. Punta tayo sa mga pulpits ng mga churches ngayon. Sa tingin ba natin, ang center pa rin ng preaching or teaching ay ang Diyos? Marami pong mga popular preachers today, ang focus nila, human glory. Ang sasabihin nila, trust yourself. Success depends on your hand. Ang sasabihin nila, anuman ang i-claim mo para sa iyong sarili, mangyayari yon para sa iyo. At gustong gusto ng mga tao, ang ganitong klaseng preaching. Ang sarap sa tenga kasi, emotional, pero hindi ibig sabihin tama. Example ito ng self-centered worship. Mga kapatid, do not trust ourselves. Our hearts are deceitful. Trust God. Ang tunay na success sa buhay ay hindi pagkakaroon, ay hindi estado na wala kang karamdaman o marami kang kayamanan, kundi true success is knowing Jesus. At hindi ibig sabihin na pag may kinilame tayong isang bagay sa ating sarili, ay mangyayari ito. For example, pag kinilame ko na popogi ako bukas, hindi ito mangyayari. Kasi sagad na ito eh. Hindi na kaya ito ng makabangon teknolohiya. Ang aking pag-asa ay ang resurrection. Lahat tayo pag-asa natin yan. Pero iba din, kapag in love ka, mas nakakagandang lalaki. Wala akong... Oh, okay na to. So, human-centered preaching does not glorify God. Sapagat ito ay nabibigo na ma-recognize kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang mga ginawa. Sasabihin ng ilan, paano natin makikilala yung sarili natin kung puro tayo magpo-focus sa Diyos? Mga kapatid, the more we know God, the more we know ourselves. The more we know God according to the scripture, the more we know ourselves. Kung paano tayo tignan ng Diyos. Again, si David, inaayahan ang bayan ng Diyos to give God the glory sa kanilang corporate worship sapagkat ang Ark of the Covenant o yung kabanang tipan ay bumalik o nadala sa Jerusalem sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung irerelate natin ito sa ating congregational worship, yung idea ng giving God the glory, kailangan natin i-check yung ating mga puso. Ano po yung motibo natin bakit tayo umaattend sa church gathering? What is our motive? Why are we here? Is it for our glory or for God's glory? Maring guilty po tayo, naisip natin minsan, kung hindi ako pupunta sa church, kulang ang kanilang pagsamba. Grabe yun. Ano tayo, Diyos? Maring naisip natin, kung hindi ako magbibigay ng offering, magsasara ang simbahan. Ano to, kumpanya? At pwedeng sabihin natin, susuot ko yung pamasko kong damit para purihin ako ng mga tao. Hanggat di umaabot si Jose Marichan, huwag mong susuot yung pamasko mo. Malapit na. Pwedeng guilty rin po tayo, naisip natin, gusto ko sa isang sermon maraming jokes o puro jokes. Nagkamali ka ng pinuntahan. Dapat pumunta ka dun sa minute to minute, hanapin mo si Long. At dun sa I Can See Your Voice, hanapin mo si Bayani at Bayani. Alam niyo po, nung bago akong nagpipreach, guilty ako sa mas marami akong kinonsume na time sa pagjo-joke kaysa sa pag-explain ng God's Word. Pero I found out, I started the joke, but the joke was on me. Hindi alam na mga millennials yung kantang yun. Mga panahon na bago dumating si Madjela. Pero ngayon, hindi na po ako gano'ng nagjo-joke sapagkat seryoso na po ako sa aking buhay. The idea is, the heart of worship is not about displaying ourselves, but it's about God being glorified in our midst. Psalm 115 verse 1, yung first part. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name, give glory. Hindi sa atin, kundi sa Diyos. So ayun yung unang point. Pangalawang point, bring an offering to the Lord. Nung inawit ni David, bring an offering, pinapakita dito yung idea na yung mga tao ay nagbibigay ng gift or tribute sa hari. Na pinapakita rin na ina-acknowledge sila, kinikilala nila yung sovereign ruler nila over the kingdom. Sa context naman ng pagsamba ni David at ng bayang Israel, pag nagbigay sila ng gift para sa Diyos, kinikilala nila ang Diyos ay sovereign.
makapangyarihan sa lahat. At yung offering na binibigay nila ay maaaring higit pa sa mga required na sacrificial offerings, at ito ay voluntary offering. Gaya ng sinabi ko po kanina, hindi tayo nakakapagdagdag ng something sa Diyos kapag nagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya. Ganon din sa offering. Hindi natin pinapayaman ng Diyos kapag nagbigay tayo ng offering. Alam po ba natin, God owns everything in the universe. At yung ginamit na title for God dito ay yung Lord. Diba, sa mga translations, especially sa Old Testament, may Lord na puro caps lock. Kung nagbabasa kayo ng Bible once a year, makikita niyo yan. Ibig sabihin nun, yung Yahweh, I am what I am. Pag sinabing I am what I am, God is self-existent. Hindi kailangan ng something na Diyos para mag-exist, ng something ang Diyos para mag-exist siya. Mag-exist siya kahit wala po tayo. So whenever we give an offering to the Lord, I hope wag po tayo mag-guilty yung feeling of entitlement. Yung bang pag nagbigay tayo, magbibigay ako sa church, I can now control the church. Offering, it's an act of honoring the Lord, not ourselves. Huwag sana din po tayo maging guilty na kapag offering, ang focus natin sa ibang mga nagbibigay. O hindi naman nagbigay si sister at saka si brother. 3 years nang hindi naguhulog yan sa offering box or offering basket. And I hope wala po dito maging guilty. Kapag dumadaan ang offering basket, lagay natin yung kamay natin doon at kukuhanin natin ibang offering. Pag wala kayong pambiling ulam, maganda. Paglabas nyo, tatamaan kayo ng kidlat. Hindi po ito kaya po. Huwag ganon. Ang point, offering is giving glory to the sovereign king. At alam niyo po ba, merong isang klaseng offering na higit kaysa sa pera. Romans 12:1. According sa English Standard Version, sabi ni Apostle Paul, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Para bang sinasabi po dito, ang pinakamagandang offering natin sa Panginoon ay ang ating mga sarili. Hindi ibig sabihin na iihaw natin yung ating mga sarili katulad ng offering sa Old Testament. Bagkus, we will be committed to loving God. We will be committed to knowing God. We will be committed to serving God. And we will be committed to do things that glorify God. 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Alam po natin yung kwento ng isang babae na merong 2 mites. Maalala po natin yun, matatagpuan yun sa Mark chapter 12 verses 41 to 44. Meron siyang coins na sobrang liit ng value, pero in-offer niya pa rin. Tanda ng pagtitiwala niya sa Panginoon, Lord, wala na ako, kayo na pong bahala sa akin. Hindi rin po lingid sa ating kaalaman, yung isang babae na nagbuhos ng mamahaling perfume sa Panginoong Jesus bilang pagsamba sa Kanya. And of course, yung best example of offering ay walang iba kundi yung ating Panginoong Jesus. Inalay niya yung kanyang sarili at ang pag-aalay na ito ay nagdala ng kaligtasan sa marami. Ang lahat po ng offerings natin dapat mag-flow out sa generosity ni Jesus. Sacrificial, yes. Selfless. Again, sabi ni David, bring an offering, a gift honoring the King. Sa worship natin, beyond money, we must always offer our hearts. In the sense na pagpunta natin sa place na ito, we seek Jesus. We devote ourselves to Christ. To devote ourselves to Christ is a God-centered worship. Why? Because Jesus is God. Pangatlo, ang sabi po, come before the Lord. Sabi ni David, come before Him. Imbitasyon para pumasok sa sanktuaryo ng Diyos. Sa context nung kay David, ang kanilang sanktuaryo ay tinatawag na tent or tabernacle. Bago pa magkaroon ng temple, meron muna tent at saka tabernacle ng panahon ni Moses at ni David. Nung panahon ni Solomon, doon na-create yung temple. Merong idea, yung idea po dito, yung people of God ay welcome to worship. Welcome to worship. At yung invitation ay nag-extend pa sa iba't ibang sulok ng mundo. Yung invitation ni David para sa mamba ay God-centered talaga. Kaya kung i-relate natin ng kaunti sa atin ito, hindi pinapakita rito, come because of the people. No. Come
kasi nandito yung crush mo. Hindi. Come because your pastors are handsome. Amen. Hindi po sinabing ganon, pero ayon po sa aking research, karaniwan ng mga pastors, ang mga Filipino pastors, halos magkakaparehas ang hulma ng muka. No? Yung mukhang pangdigmaan ba? May dahilan kung bakit. Ilan na lang yung mga gwapong pastors talaga dito sa Pilipinas. Si Pastor Ron, si Pastor Eric, and yours truly. By the way, our message is about God's glory, so binabawi ko na. Hindi po sinabing come kasi mayroong libreng pagkain pagkatapos ng service. Yung ginagamit ng iba eh. May grocery pagkatapos ng service. Malamang, magpupuno tayo dito. But it simply says, come before the Lord. Come before the Lord. Of course, pumunta tayo dito, isang purpose natin para ma-meet yung mga nagagandahan at nagagapuhan nating mga kapatiran. Part yun, fellowship with one another. Pero yung primary purpose kung bakit tayo nandito is to meet God through the proclamation of His Word. Isa sa mga dahilan kung bakit marami ang ayaw ng pumunta ng church gathering ay dahil masyadong nagpo-focus sa mga tao, hindi sa Diyos. Kung minsan kasi na-discourage tayo makita yung iba nating kasamaan sa church. Yung pag nakita natin yung mukha nila, Lord, what is life? Hindi natin maintindihan kung bakit tayo nabubuhay. At parang gusto nating sabihin sa kinainisan natin, for example, you do know the layers, the fake. But when we start focusing on God, our worship will never be the same again. Simple message. Come before the Lord. At importante din pong malaman natin, when we come before the Lord, it requires fear of Him. Mag-go beyond po tayo sa verse 29. Na makikita po natin sa 1 Chronicles 16 verse 30, dun lang sa first part. Ang sabi po doon, fear before Him all the earth. Yung fear po dito ay pinibigay yung idea na trembling, shaking, intense shaking. Sa Old Testament, kapag meron silang ginawang inappropriate sa kanilang pagsamba, ang kapalit, kamatayan. Tulad na nangyari kay Nadab at Abihu, anak ni Aaron. Yung point po dito, mga kapatid, when we come to God, okay, we can come to God with confidence because of our Lord Jesus. But don't forget the word reverence. For example, natatawag po natin Ama ang ating Diyos. Abba, Father. Closeness, intimacy. But don't forget that God is also our King. Natatawag po natin si Jesus as our friend. Closeness, intimacy. But He is also the judge of all the earth. Sa prayer po natin, hindi po dapat tayo nag-uutos sa Diyos na gawin ang ating kalooban, kundi mag-submit sa Kanyang kalooban. Sa ating worship, remember, mayroong pagkakaiba. We are tiny creatures approaching the great Creator. Worship is not lifting ourselves to the congregation, kundi ito ay kaparaanan para magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Acknowledging our helplessness apart from God. Realizing how sinful we are, begging God for mercy and grace. Come before the Lord with confidence and reverence. And lastly, pang-apat, worship the Lord in the beauty of holiness. Yung literal meaning ng worship dito ay meaning bow down. To bow down. Emphasizing again yung idea ng humility. Yung beauty of holiness naman dun sa passage na yon, ay ito'y tumutukoy sa mga special na kasuotan ng mga Levites habang sila'y umaawit para sa Panginoon. Symbolizing na ino-honor nila ang kabanalan ng Diyos. Tayo po sa ating pagsamba, hindi po tayo required na magkaroon ng uniform tuwing Sunday. Magandang uniform, yung may hood, no? Magmumukha ng kulto, pag ganon. Walang required except pag may special presentation yung choir or may special occasion. Pero yung point po dito, whenever we gather together, we must remember that God is holy. Pag sinabing God is holy, it means walang kasamaan sa Diyos, walang kasalanan sa Diyos. Or walang kasalanan sa katangian ng Diyos. Pero yung primary meaning ng God's holiness
itumutukoy sa kanyang pagiging unique. Ibig sabihin, walang katulad ang Diyos. Ang pagsamba ay karapat-dapat lamang para sa Diyos. Si Isaiah, nagkaroon siya ng vision. Sa Isaiah 6 verse 3, ang sabi po doon, "And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory." Holy, holy, holy. Maging yung mga heavenly beings ay hindi makatingin directly sa Diyos. Their faces were covered with their wings. Ganong kabanal ang Diyos. Ang holy ay binanggit tatlong beses, hindi for the sake of repetition, kundi para ihayag how holy God is. Maging yung mga heavenly beings, mga sinless angels, ay hindi kayang i-compare sa kabanalan ng Diyos. Yung benefit na nire-recognize natin yung kabanalan ng Diyos sa ating pagsamba, ay na-realize natin, ika nga, kung gaano tayo makasalanan. Tumatakbo tayo sa Diyos, nagmamakaawa tayo sa Diyos na linisin ang ating mga puso sa anumang karamihan, sapagkat ang kasalanan ay siyang dahilan kung bakit hindi nagiging mabunga ang ating pagsamba. Tinatawag na unconfessed sins. So sa last point natin, nakita ulit natin yung idea ng God-centered worship. It's not about look at me, I am here. It's not about that, but it's about bowing down. Bowing down before the Holy God. Malaki po yung pangangailangan sa mga local churches na mag-bow down sa Panginoon sa pamamagitan ng devotion sa salita ng Diyos at passion upang manalangin. Balikan po natin yung context ng reason bakit si David nag-offer ng Thanksgiving song sa Diyos, dahil yung Ark of the Covenant o yung kaban ng tipan ay nadala na sa Jerusalem, symbolizing that God was with them. God's presence was with them. Although, sa panahon natin ngayon, wala na yung literal na Ark of the Covenant. Di na makita kung nasaan yon. Pero, alam niyo ba, God is with us. God's presence is with us. Paano nangyari yon? Ang Diyos Anak ay bumaba mula sa langit, papunta dito sa lupa, upang taparin ang pangako ng Diyos ng pagliligtas. Sinacrifice ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Merong dahilan para magpasalamat, umawit ng pasasalamat, because Jesus died, Jesus was buried, Jesus was resurrected from the dead, Jesus ascended to heaven, umakyat siya sa langit, Jesus is crowned as Lord of Lords, King of Kings, every knee shall bow before Jesus, and Christ will come again in glory. Bilang tugon sa ating mga Christians, ang tanging masasabi lang natin, give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Again, the heart of worship is about God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. One God in three persons, blessed Trinity. Panalangin po natin sa Diyos na ipuhin ang ating mga puso upang bumalik sa tunay na pagsamba. Bago po ako mag-end sa pensaheng ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang awitin ni Steve Green. Kilala niyo po si Steve Green, ha? Hindi po yung kapatid ni Steve Kerr. So si Steve Green, ang kanta niyang ito ay pinamagatang Bring Back the Glory. Pero bago ko po sabihin yung chorus lang naman, hindi ko aawitin kasi baka mawala tayo. Kung mataas na po yung tingin natin sa sarili natin, kung insensitibo na po tayo sa salita ng Diyos, kung routine na lang yung pagpunta sa church gathering, kung nawala na yung ating focus sa Panginoong Jesus, kung hindi na siya yung ating priority, kung lugmok tayo sa kasalanan, hindi natin maiwan, kung nawala na ang kagalakan sa ating pagsamba, kung masyado na tayong nagpo-focus sa ating mga sarili at nais nating manumbalik sa Diyos, ito yung awit na Bring Back the Glory. At ito ay request, panalangin sa Diyos. Sabi sa lyrics, bring back the glory. Won't you show us what life is for? Bring back the glory. Make us open once more. Bring back the music. The trust. The wonder. The wonder. Pagkamangha sa Diyos. That's just like a child who has never known pain. Bring back the glory. The glory again. Nawa every time we gather for worship, may the glory of God be revealed in our midst.
for the last time. 1 Chronicles 16:29. Give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Purihin po ang Panginoon.